Hi guys! Good day, maayong adlaw. Magandang araw po sa inyong lahat. This video is sponsored by Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Guys, kung kailangan niyong kumuha ng documents from Pinas habang nasa abroad kayo, NAP can help. Pinadali po nila ang pagkuha ng NPI clearance, DFA apostille, PSA documents tulad ng birth certificate, at SINOMAR. Recognized din po sila sa Danish Central Business Register. Kaya guaranteed po na legit at hindi peke yung mga dokumentong makukuha nyo sa NAP. For more info, just visit the www.authentication.dk or visit their Facebook at Fast and Easy Apostille PH. So, anong hinihintay nyo? Mag-inquire na sa Nordic Authentication Agency of the Philippines or NAP. Thank you guys and have a good day! Sabihin ko na ba? Sabihin ko na ba? No. Pero na-approve yung ano mo, visa sa Norway. Ito be continued. Ito be continued. 3 to 6 months yung Norway guys bago mag-approve yung visa. Madami nang nagre-reklamo doon kasi ang tagal nila nag-approve. Tapos ganyan ang iba, umuwi na sa Pinas. So, may umuwi talaga, kaibigan ko. Napauwi siya. Oo, kasi sa akin. Kasi sa Norway kasi guys, bawal pumasok doon na wala kang visa na. So you have to go home. Pero running pa yung ano mo. Visa ko sa France na isang buwan na lang natitira. So, I need to make a choice. Alam naman lahat na yung iba pupunta sa Spain. So kung nag-decide ka pumunta ng Spain? Siyempre, sa una, magdadalawang isip ko. Oh. Pero pare-check pa rin ako sa application ko. Kung nag-approve ba? Of course. So kumusta naman? So yun, opportunity. Late ko na nalaman. Nandito na ako sa Spain. So guys, nandito kami sa Spain ngayon. Shawawot. Alam nila yun, siyempre vlog ako yung nag-vlog. Nasa Spain ko na, sorry. Kala ko, vlog ko na. Late ko na nalaman na yung visa ko pala, denied. So, good choice. This may ako siya, gumastos ka ng pera, gano'n. Tapos, with the other side, parang maganda din kasi kaysa umuwi ako sa Pinas. So, napunta si Mark dito sa Spain kasi nga, hindi niya alam kung na-approve ba yung pag-apply niya sa Norway ng au pair. Parang ginibab ko na ba kasi nandito na ako sa Spain. Nung dumating sa Spain, ginibab ko na yung application ko. So, yeah. So pagdating mo sa Spain, nagkatrabaho ka agad? Naghanap ka ba? Or may kakilala ka dito? Two months ako napahinga kasi sa France talaga. Stress, kaya ko. So kailangan bumawi. First 2 months ko, doon ako nag-start naghanap ng trabaho. Mahirap ba? Nandun yung hirap kasi wala namang hindi naman halos lahat kahit sino nandito, kahit taga dito ka pa or maraming mga unemployed din nandito. Sa tiyaga lang talaga yung tiyaga lang. Ano yung first job? Nasa piso ko, link ko doon sa mayari ng bahay. Yun yung nag-recommenda sa restaurant. So first job niya is nasa resto. Ano sa'yo trabaho dito? Anong trabaho mo dito? I have no idea kung ano. Kasi Italian restaurant. So we've never been working in a restaurant. So kasi alam ng mga ibalay ng mga simpat yung mga Pilipino. So, yes. So first time ko yun na magtrabaho sa isang restaurant. So binabala-bala ako kahit saan. So lingwahe pa. Oh, language barrier. So, kung hindi ka marunong mag-Spanyol, sa kusina ka talaga ilalagay. So, ilang months ka doon? Until now. Until now, how? Nandun pa rin ako, so. Ilang taon ka na dito sa Spain? 2 years next year, so. Almost 1 year. So, regular ka na doon? Hindi naman natin masabili ko. Kasi wala namang regular dito. Yung about resto, ganyan. Kasi nandun yung nung style na sistema ng pagtatrabaho dito, anytime ka pwede yung kontrata mo, anytime pwede. Magkano sahod mo sa resto? Pwede naman sabihin niya, uwi ka. Minusan mo lang ng second. Kasi yung ini-encourage lang na. Sige, I respect your decision. Aside sa restaurant, may iba ka pa bang trabaho? So, sa restaurant ako, so in-assign ako sa breakfast 6:30 in the morning, so I finish well in the afternoon. So I work half day, so I am free after
12? After 12 minutes. Noon? Yeah. So, noon. So, I need to find another job. So, wow. Yung... Sipag niya. I need to. Sayang yung oras kasi yeah. Dito... Time is gold. So, dito... Dapat talaga trabaho. Kayos kasi ka. Nandun yung... bills. Naghihintay. So, dapat... Kasi dapat, we pay our daily bills dito. Nandun pagkain, tirahan. Pamasahe. Yeah. Kung gusto mo mag-internet, internet ang mahal. So, yeah. Anong trabaho mo sa afternoon nakahanap ka? So, nagbabantay ako ng bata. Nagbabantay ako ng bata. What? Isa yun sa mga pinakamadali na trabaho dito. Kasi upper siya eh. Pero, yung binabantay ko na bata, Filipino family. So, okay. Sorry. Ako pala. Kala ko ibang lae. Kala ko Spanyol. Hindi. Buti hindi sila natakot kasi lalaki ka. Filipino ah. No, don't discourage na lalaki. Wait lang. Usually kasi, natatakot sila pag lalaki nagbabantay sa bata mo. Ano ba yung bata na binabantayan mo? Babae, lalaki? Babae. Oh, diba? So, mahirap yun mag-trust talaga, syempre. Ikaw Pilipino kahit, ba, diba? Kahit ikaw. Kahit sino. Kahit sino. So, kahit sino. Ang swerte mo. Ang kahit swerte babae, mo. Kahit babae, lalaki, pwede yun magkamali. Yeah. So, nasa trust lang yun ang amo. Tignan pa rin ako sa amo ko yun. Shout out. Anong pangalan? No. Subscribe my channel. So, salamat din ko lang sa kanila. Oh, diba? Si Mark, guys, nagtatrabaho sa morning ng restaurant. Tapos, nagbabantay siya ng bata sa hapon. Diba? Nakaka-inspired. Tsaka, ang sipag niya. 1 year na rin ako sa kanila. So, maganda yung talaga. So maganda yung trabaho mo. Kasi mabait sila. Oo. Siyempre. Tatagal ko pa na sila. Ang tanong ko ngayon, buhay abroad mo, kumusta naman? Obviously, nandun yung hirap. Of course. Kahit saan. Yung homesick mo, pagka-miss sa pamilya mo, isa yun. Kung usapang trabaho, sanay naman din sa hirap. Kakayanin. Natural, kakayanin talaga. Kasi kailangan. Buti hindi ka nawalan ng trabaho nung pandemic. I don't know where. Everything is closed, so... Ah, so yung resto natin ng trabaho, ano, closed siya? Ilang buwan? 3 months. 3 months. So, 3 or 4 months. So, buti na lang nakabalik ka doon. Nakabalik ako. Pero, nung pagbalik ko, expected, wala masyadong tao. Wala masyadong customer, so... Dahil mabait din yung amo, binigyan ako ng oras na kailangan pang-survive lang ba? Pagbayad ng bahay, pagkain, so yun. Nakakatanggap ka pa rin. No, at least meron kaysa... Uy, ang bait na. Ang bait ng pinatrabawan mong restaurant. Pero yung pamilya na, yung Pilipino pamilya na binanay ko ng bata, no, nandun lahat ko na binigay nila sa akin. So, mabait din. Pagkain, nandun lang lahat ko na yun sa pagkain. Salamat sa kanila. So until now, nag-work ka sa dalawa mo. O diba, sipag-sipag lang yun guys. So walang mawalan ng pag-asa. Hindi naman lahat siniswerte, pero yun nga, si Mark maswerte siya. Kasi dito talaga sa Spain guys, bihirang-bihira tumatanggap ng chico yung mga Espanyol. At saka mahirap pumasok sa restaurant pag wala kang kakilala. So si Mark, nirecommend siya dun. So siguro masipag si Mark. Nagustuhan siya ng manager or may-ari ng resto. So, nagtagal siya doon. Tsaka doon sa pamilya ng pinabantayan ng bata. So, wag, so sa, para sa mga nanonood ng mga lalaki, huwag kayong mawala ng pag-asa na pumunta or mag-abroad. So, anong masasabi mo sa mga gustong mag-abroad? Alam mo naman yung sitwasyon natin sa Pilipinas. Okay, yung Pilipinas. Pero kung gusto mo yung gumugrow yung pamilya mo, tapos para sa future mo, so kailangan mo rin mag-sacrifice yun. Take me away sa abroad. Before ka nag-au pair, anong trabaho mo sa Pinas? Sa maintenance sa isang kumpanya. Sa yun, nagre-repair kami ng mga multi, nag-wielding, nag-plumbing, nandun. So malaking kumpanya. So, maganda trabaho mo. Ang bigat, ang hirap. So, nandun yung... Regular, tas regular lang yung sir. Hindi naman, nasa sayo naman yun. Kung gusto mo lang ma-experience, kung ma-wake after. So, nasa sayo yun. Pero, yung mga trabaho dito, kaya. Kaya. Kaya ini-encourage ko pa yun. Nakaya nga ni Mark, kayo pa. Kaya, nakaya ko rin, kayo pa. So, yun lang. Salamat.
So thank you din na pumayag ka sa interview na to. So I think that's all for today's vlog, guys. Thank you, Mark. And thank you for watching, guys. So don't forget to subscribe, like, share, and comment. Okay, bye.